Hello guys! Welcome again to my YouTube channel. So, for sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, paki-subscribe na lang po ang ating channel at paki-click na rin po ang ating notification bell para po updated kayo sa mga video ang aking ina-upload about kung saan-saan, especially po dito sa ating tindahan. So, for today's video guys, ay isi-share ko naman sa inyo kung paano mag-start ang isang wholesaler and retailer na store ng hindi ganun kalakihan ng ating kapital. So, kung willing po kayong manood at interested kayo sa topic na ito, come on guys, panoorin natin at i-share ko sa inyo ang aking naging experience sa pagtatayo ng isang wholesale store na nakaka 1 year na po tayo ngayon and still okay pa rin naman po. So ngayon po ay karamihan po kasi na nagtatayo. So yun guys, kung willing kayo at interested kayo sa topic na ito ay halikayo at samahan na po hanggang sa matapos ang video. So ayun na nga po. So ako po ay, ang location ko ay dito sa may bandang Caloocan, sa may Bagumbong Caloocan. Dito po, alam naman po natin pagdating sa Manila or Metro Manila ay napakarami na po ating kalaban dyan na malalaking mga supermarket. So yun nga po, marami na tayong mga supermarket na magiging kalaban at maliban pa doon, may mga wholesaler din po na marami na rin pong wholesaler dito sa Caloocan. So, bakit ko na subukan or bakit ko na isip yung ganitong negosyo na wholesaler samantalang ang dami-dami naman na nating kompetensya? So, ako guys, nag-start ako nito. Nung una akong nag-start ng magnegosyo, sabi ko, ito lang yung parang pinakamadali natin mapatakbong negosyo. So, wala pa po talaga naman akong alam. Wala akong, hindi naman po kami, siguro may store din kami, sari-sari store, pero hindi ako yung nagbabantay. So, bago ko nag-start nito ng wholesale dito sa Metro Manila, so, nag-open din ako ng store, na sari-sari store sa aming probinsya. So yun, pero siguro ilang buwan ko lang naman siya na hawakan and iniwan ko na rin at nag-decide na nga ako bumalik dito sa Caloocan. So yun nga po, since hindi ko alam kung anong negosyo ang gusto kong simulan, so sabi ko itong pagsasari-sari store o pagtitinda ang napakadali lang naman, so kahit sino pwede makapag-start kahit hindi mo na kailangan kasi ng hindi mo na kasi kailangan na may pinag-aralan ka, na nakatapos ka ng ganito, ganyan. So, kahit na po wala tayong pinag-aralan, so may training, kahit wala tayong training, napakadali lang po nating paikutin ang pagtitindahan. So, yon sabi ko, ito lang naman yung way o pinakamadaling paraan para makapag-negosyo. So, itrinay ko to. So, bakit wholesale agad? Bakit wholesale? Tapos, hindi naman po ganun kalakihan ng aking kapital. So, sumugal po talaga ako kasi kung sari-sari store lang ang ititinda ko or gagawin ko, napakadami na po talaga dito. So, nangungupahan pa ako. So, magkano lang naman nakikitain natin dyan? So, hindi rin naman po ganun kalakas ang aking lokasyon para sabihin na kahit may kakompetensya ako, pwedeng mahati yung aming benta. So, para may pambayad ako ng upa. So, hindi gano'n na sari-sari store. So, yun po, nag-try ako talagang mag-wholesale. Wholesale na talaga ang tinumbok ko. And since meron din naman akong mga naging kalaban, malapit lang din yung kalaban ko. Hindi naman yung todo lapit sa marapit. Malapit-lapit lang din. Tapos, siya yung talagang kakilala na. So, meron na siyang talagang sinasabi mo. May pangalan na siya na pwedeng hindi ko naman mahakot yung mga customer niya. So, talaga pong nag-risk lang ako sa pagtitindahan ko na ito. Ayan guys, nagpalipas ako ng 1 day just to finish this video. So, sana po matapos ko na itong video na to. So, yun nga, itutuloy natin yung topic natin kung paano mag-start yung isang wholesaler and retailer business na hindi ganon kalakihan ang ating kapital. So, yun nga po, nag-start ako
sa maliit lang na halaga. Actually, medyo malaki na rin, pero kung i-consider mo yung pagiging wholesaler, ay napakaliit lang po ng aking inumpisahan. So, yun nga guys, nung nakakita ako ng pwesto, grinab ko na kagad yung opportunity na yun para makapag-start na ng ganitong negosyo. So, at first, ay nagbayad muna syempre ako ng mga 3 months advance sa renta. And then, after that, kinumbins ko na syempre yung sarili ko na mag-start na ako. So, yun, nanguha ko ng mga supplier. So, wala po yun. So, nakakita ako ng grocery na wholesaler din. So, doon ako namili ng ibang panida. So, doon sa groceryhan na yun, naka-worth 100 plus ako doon. And then, sa Suising ako din una kumuha kasi hindi ko alam kung anong grocery ang pwede kong palapitan. So, sa Suising talaga ako kumuha kasi syempre, pwede naman doon ang online. Or, mayroon lang akong nakausap tapos hindi ko na kailangan pumunta sa pwesto nila. And then, nag-order lang ako and then nagpa-deliver. So, dineliver na lang po sa pwesto ko yung mga product. And then, kinabukasan naman po ay bumili naman nga ako sa wholesaler. So, naka 100 plus ako. Siguro, in-start ko ang mga products na binili ko ay nasa 200 plus. So, yun lang po yung mga products na binili ko. Siyempre, pwera doon yung bayad ko sa rent. Pwera din doon yung mga other expenses or other ginaginamit ko as capital like yung mga racks o yung mga kung ano-ano pa kasi pumili ako ng TV. So marami din po akong ginamit para mabuo ko yung aking pwesto na tindahan. So siguro nung nag-start na ako, yun lang. So, pinagtiyagaan ko na lang dun sa halaga na yun, sa yung produkto na yun. And then, sabi ko nga, hindi ko naman ina-expect na madali lang yung mabibili. Kasi, medyo, para sa akin, medyo madami-dami na rin yung mga product na yun. So, ilang boxes din yung sumadami na rin. Yung pwesto ko nga halos napuno na rin yung time na yun. Tapos, nung in-start na po namin yung tindahan, andyan na po yung pumapasok na yung mga tao, tapos na walang ganito, so ang dami nilang hinahanap. So bawat may hahanapin sila, ayun, dinadagdagan ko. So yung capital ko na 200 plus, hindi ako nag-stick doon. Patagdag ako ng patagdag. Katulad nung una, wala pa naman ako mga sigarilyo that time. So, bumibili lang ako ng mga isa-isang pakete. Ang bilis maubos nun. Every 2 days, pupunta ako dun sa wholesaler. Tapos, mamimili. Tapos, pamasahe. So, parang, masyadong expensive. Kasi, gastos mo. Tapos, hindi mo alam kung ano ka, kung kikita ka. Pero, nakaka-excite naman talaga. Mamili din. So, yun. After ng nagdadagdag ako ng capital ko sa sigarilyo, tapos yung mga wala, yung mga hinahanap ng mga customers, so dinadagdag-dagdagan ko. Tapos, pag nung unang pumunta kami sa wholesaler, so syempre, ang una nating mga pinamili ay yung mga kailangan lang naman talaga ng mga tindahan para ibenta sa mga consumer. So, yun po. Tapos, nakakabili naman kasi kami ng mga half box na same price din ng pang-box. So, nakakatipid ka. So, yun na nabili ko na habang tumatagal, so siguro mga ilang buwan o ilang araw lang may mga pupunta doon ng mga ahente, mag-offer na sa'yo na kung saan-saan silang product, kung saan-saan silang company, merong UR, merong Nestle, merong nang lumapit din sa akin na kumbaga wala, nagbibenta lang siya ng ganito, siguro distributor lang siya, nagbibenta lang siya ng ganito, so may mga copy ko na lumapit sa akin. So, lahat ng yun, PNG, yung so lahat ng yun kinukuha ko lang muna yung contact number nila, tapos at saka ko kinukuha ko yung mga price list, saka ko inaano, kino-compare kung saan ako mas makakababa, dun ako bumibili. So dun ako nag-start sa konting halaga lang, tapos mga ilang buwan pa nakakalipas,
medyo ano na, medyo malapit na kasi nung magpasko, so kailangan kong bumili ng mga alak, so nagdagdag ako ng mga alak, so additional capital na naman po yun. So every time pag mamimili ako, parang may nadadagdi yung mga kailangan ko kasi na nakalista. So yung pag binili ko siya, syempre yung budget mo na galing lang sa tindahan na pinagbentahan, yung budget mo na yun kukulangin eh. So magdudukot ka pa rin sa sarili mong bulsa na ipandadagdag, na ipinandadagdag ko pa rin sa pambili ko ng mga products ko. So yun, hindi na ako nag-ano doon sa 200 plus lang na capital. So alam ko po, padagdag na po ng padagdag ang aking capital. So sino matutal ko po, siguro umabot na rin ng 500,000. 500,000 din po. Pero nag-stop na rin po ako magdagdag. Or sa ngayon ay nagdadagdag ako, pero hindi na po galing sa pocket ko yung dinadagdag ko. So yun na po yung talagang iniikot-ikot. Iniikot-ikot ko lang na pang-capital ko na. So yun guys, medyo kailangan mo lang naman talaga ng dedicated ka sa iyong ginagawa. At saka yung nag-i-enjoy ka, kasi may mga trials talaga na mangyayari sa iyong tindahan. Marami mga problema na makakaharap ka. So dapat ano ka, aware ka doon, at saka alam mo kung paano yung lulusutan. Kasi kung magpapadala ka sa problema ng katindahan, ikaw din na mahihirapan. So tayo, chill-chill lang po tayo. Yan lang din ang sinasabi ko sa mga customer ko dito. Sinasabi ko sa kanila na kami naman naglalaro lang. Parang ganon. So nakikita ko lang na madami pa na namang laman ng aking tindahan. So masaya na ako. Hindi ako after din sa mga, syempre, kumikita sa pagkita. Pero hindi siya ganon kalakas. Kasi nga yung location ko, hindi naman siya talaga target ng mga tao. So yung mga suki ko, talagang pumupunta lang sila sa akin. Kasi regular na nila ako pinupuntahan. So yun guys, medyo kailangan lang talaga natin ding marunong tayo makipagkapwa tao. So nandiyan po talaga yung naiinis din tayo, may mga bagay, may mga panahon na naiinis tayo ng mga customer. Pero hindi naman lahat ng customer idadamay mo na sa kainisan mo. So yun guys, sa tingin ko naman po ay kung gusto nyo na magkaroon ng isang wholesaler, alam ko po dito sa mga kasari ko na gustong-gusto na may mga sari-sari store, na talagang pangarap ko magkaroon ng isang wholesaler na negosyo na ma-improve natin ang ating mga sari-sari store into a wholesaler. So wish ano ko lang po sa inyo, ang pinaka maipapayo ko lang po sa inyo, so simulan nyo po kung ano po yung kakayanin nyo, at dyan po magmumula ang inyong pagtahak pa sa mas madami pang patutunguhan. Kasi pag dapat po talaga meron tayong lakas ng loob, tapos syempre alam natin lahat, kailangan marunong din tayong ibabudget natin ang ating pera, at saka huwag tayong may engano sa benta natin. Kasi yung benta natin, hindi pa ito ang kita natin, benta pa lang po yun. So maaari tayong may kita, pero kakapirambot lang po yun. So huwag muna natin siyang kukuhanin. Pero syempre, dahil nga tayo naman ang tumatao sa tindahan, so syempre dapat nag-aano rin naman tayo ng para sa atin, diba? So pwede mong kuhanin yun, pero yun lang din, kaunting tinubo mo ang pwede mong galawin. Pero yung pinaka-capital niya, huwag niyo po muna siya talagang gagalawin within a year, at siguro within a year huwag muna natin galawin siya, paikot-ikot din lang natin para mas lalong lumago ang ating negosyo. So sa pagtagal po ng panahon, lalo na po nasa highway kayo, lalapitan na po kayo ng mga pulse, mga age ahente. So hindi na po kayo mahihirapan maghanap ng mga supplier nyo. Kayo na po ang mag-iisip kung sino sa kanila ang pwede nyo maging supplier. So yun lang po, kailangan po talaga natin maging aware sa mga tari sa tindahan, at maging ang pangarap po natin ay matatag or mataas. So tayong stay lang dito. So kasi ako bilang wholesaler na ganito, syempre mas
pangarap ko na puno pa rin talaga ang aking tindahan. Hindi man po ganun kaganda ang aking lokasyon, hindi man po ganun kabenta, pero kahit naman po gagano, alam ko o nakikita rin po ng mga customer ko na nag-i-improve din ang aking tindahan. Lalo na po ngayon na nakakarita sila na halos wala na rin silang mapwestuhan pagka umiikot sila sa aking tindahan within a year. So, yun guys. I hope na nakatulong po ako or naka-inspire sa inyo ang pag-share ko sa aking karanasan bilang wholesaler, maliit na wholesaler dito sa aking lugar sa Caloocan. So, hindi ko po alam ko po sa iba, ay syempre mas malaki po ang benta nila sa ganyan. Pero ako naman po ay nasisiyahan na rin sa aking benta. Pero syempre, gusto pa rin naman natin na ma-achieve natin yung mas mataas na sales, di ba? Kasi, syempre, hindi naman tayo mag-i-stick lang dun sa pambayad lang ng utang, pangkain, at pambayad lang ng rent, pangkain, ng bills. So, gusto rin naman natin yung affordable na pamumuhay. So, yung buhay natin na medyo maginhawa. So, yun nga, ang kayo ko lang dun sa inyong lahat ay keep cool. Ayun, cool-cool lang po tayo. Huwag tayo may stress. Andiyan po yung mga kalaban po talaga natin ay magbababaan ng presyo. Ako na-experience ko po talaga yan. Pag nalalaman niya yata yung presyo ko, talagang binababaan niya. So ako naman po talaga, hindi ko naman sinasabi ko talaga sa customer yung totoo na nag-mark up ako ng ganitong halaga. So hindi ko kayang tapatan yung kalaban ko kasi ako nagaganito, nagbabayad ako ng rent, nagbabayad ako ng ganito, nagbabayad ako ng ganito. So kaya ako nag-start ng negosyo. Dahil gusto ko, nakikita rin ako para may pangkusto sa kapaa sa pang-araw-araw na pumuhay. Tsaka syempre, mag-glow din ako, diba? So yun, naiintindihan naman yun ng mga customer ko. And kahit na siguro mas mataas pa rin yung sa akin ng konti, pumupunta pa rin naman lalo mga suki ko na. At tsaka, hindi ko rin naman sila pinagbabawalan na pumunta sila doon. Lalo't mas mababa sa kanila. Syempre, gusto ko rin naman na kumita rin naman sila, di ba? So, kung mas mababa dun sa kabila, okay lang naman sa akin kung sila pumunta. At saka, mas kung wala sa kabila, pupunta sila dito, okay lang din sa akin, wala akong problema. So, lahat po ng pumapasok dito sa akin tindahan ay open po, kahit po minsan nauubusan lang ng sigarilyo ang kabila, so dito sila pumupunta. So, tinatanggap ko po yun. So, ganun, naging positive lang po tayo sa pagpapatakbo ng ating mga negosyo. And, huwag po tayo masyadong papa-stress sa buhay natin. Kasi po, nandito tayo sa tindahan. So, ito na lang po ang kinaiikutan ng ating mundo. Minsan, ang hirap na nga kung lumabas, diba? Kasi, nakafocus ka na dito eh. Parang isang araw lang na hindi ka magbukas para ang sama-sama na ng loob po kasi sayang yung benta. So, be cool lang po tayo. Kahit na paano nagtatrabaho tayo or ganito ang ating mga ginagawa, bigyan pa rin po natin ng time ang ating sarili na maglibang para mawala yung stress sa ating buhay. So yun lang guys, maraming salamat po sa inyong nakikinig at panonood sa aking video na ito. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakisubscribe na lang po ang aking channel uli at pakiclick na lang po ang aking notification bell. At pinapangako ko po sa inyo na mag-share pa rin po ako ng mga bagay-bagay tungkol sa ating tindahan at kung saan pa man para maka-inspire sa ating mga kasabi. So yun lang guys, maraming salamat, good luck sa ating mga negosyo. Bye! See you on my next vlog!